Magandang araw sa inyo mga kaibigan, andito na naman po pala ang inyong lingkod. Ako nga po pala si Erickson. So ngayon, samahin nyo ako, may pupuntahan tayo. Tutuklasin natin kung paano alamin ang itsura ng isang Palawan bear cat at kung paano siya alagaan, kung paano yung mga tamang pamamaraan, kung paano mag-alaga nito at yung tamang mga bagay na kung paano tayo magkakaroon ng mga ganitong klase ng exotic animals. So, ano pang hinihintay nyo? Tara! Sa inyo, nandito na tayo sa lugar kung saan ko sa inyo ipapakita ang ganitong klase ng hayop, mga kaibigan. Ito ang kung tawagin ay Palawan bear cat. So ngayon, idedemo natin sa inyo kung paano ipakita sa kanila yung ng ganitong klase ng hayop. So mga kaibigan, ito nga po pala isang Palawan bear cat or kung tawagin ay binturong. So ito, natatagpuan ito, mga kaibigan, natatagpuan ito sa lugar ng Palawan. Ang mga bear cat, mga kaibigan, ay nocturnal na mammals. Hindi sila uri ng oso or hindi rin sila uri ng pus. Sila ay bear cat na malahi ng musang. Etong nakikita nyo dito, mga kaibigan, etong klaseng bear cat na to ay isa ito. Isang bear cat to na captive breed at nakuha sa legal source. Sapagkat, mga kaibigan, pag mag-aalaga kayo nito, hindi kayo pwede basta mag-aalaga ito. Kasi ito, mahigpit na ipinagbabawal. Dahil ito ay nanganganib ng maubos at madalas silang biktima ng illegal poaching. Binibenta sila sa mga iba't ibang kolektor dito sa Pilipinas nang walang papeles o walang sapat na dokumento. Sa Republic Act 9147, higpit na pinagbabawal ang pag-aalaga nito at pagbenta nito sa wild nang hindi nang galing sa legal source. Sapagkat magkakaroon kayo ng problema sa DNR. Mga kaibigan, hindi ko kayo hinihikaya na mag-alaga nito na nanggaling sa wild o bumili sa mga illegal wildlife trade. Kung gusto nyo magkaroon nito, maaari kayong bumili sa isang legitimate breeder, legal source, na may kakayahan magsisiko at magpatunay na itong bear cat na ito ay captive breed. Kasi pagka wild caught animals na kagaya ng mga ganito, ibig sabihin na babiolate tayo ng batas. So ito, mga kaibigan, tignan nyo kung gano'ng kabait ang klaseng ganitong bear cat. Mga kaibigan, ang kinakain nito ay prutas at kumakain din siya ng karne. Ang bear cat po ay sa basta tinatabla ng mga tranquilizer at sila ay may kakayahang i-tolerate ang kamandag ng cobra. Ang mga bear cat, mga kaibigan, ay paborito ng mga Amerikano alagaan. Ang tawag nila dito ay bints, ibig sabihin bintus. Mga kaibigan, ang gandang katangian ng bear cat ay natural na amoy popcorn sila. At amoy popcorn yung kanilang amoy kahit medyo hindi sila maligo. Mga kaibigan, ng bear cat ko maaaring lumaki ng sinlaki ng aso. Depende sa pagpapakain natin at pag-aalaga natin ng ganitong klase. Ito, ang bait ito. Kaya lang mga kaibigan, hindi ito basta-basta exotic pet lang. Kaya ng mga domesticated pet lang na simple lang yung pag-aalaga. Kailangan din dito ng tiyaga, kaalaman, at requirements. Kasi tulad yan, tignan mo, medyo nakangagat na. Diba? Medyo nangangagat. So, pwede sila magkaroon ng sakit na kagaya ng sakit ng aso, temper, or pagbo. Pwede silang magkaroon. Pero ang mga bear cat ay may malakas na katangian. Yan, mga kaibigan. So, mga tol, lapit nyo yung camera. Tignan nyo kung gaano kaganda. Kung gaano kaganda magkaroon ng alaga ng ganito, bear cat. Mga kaibigan, hindi forget makakita kayo ng bear cat sa wild. Kukunin nyo at bibilin nyo sa mga illegal poacher. Hindi lahat ng bear cat ay safe hawakan. Sapagkat pag mga adult nito, maaari kayong kalmutin o kagatin. Maaaring maging delikado yun sa inyo. Kaya tignan mo, nagpe-playbite siya. Ang bear cat ay natural na amoy popcorn. Kaya maraming nang humaring dito na kolektor. So guys, inuulit ko sa inyo, ang pag-alaga nito na nanggaling sa illegal o kinuha niyo sa wild ay mahigpit na ipinagbabawal ng batas.
at hindi tinotolerate yan ng ating ng ahensya ng DNR. Kaya hinihikayat ko kayong lahat, kung gusto nyo mag-alaga nyo, mga kaibigan, bumili kayo sa legal source o legitimate breeder na may wildlife farm permit or CWR holder na may kapayahan na mag-issue o magpatunay na ang binibenta niyang bearcat ay kanyang paanak nang galing sa kanyang parental stock at tunay na captive breed. Kasi, yun nga, ito ay malapit na rin maubos at dahil biktima sila ng illegal poaching dito sa Pilipinas at binibenta ng mga nanguhuli at pagkatapos eh bibenta nila dito sa halagang nagsisimula sa 10,000 pataas hanggang 30,000 hanggang umabot pa ito ng 60,000 depende sa klase ng bearcat. Pagkatapos mga kaibigan, may malaking klase, may ibang kulay ng klase at yun. Mga kaibigan, hindi po basta-basta nag-aalaga ng bearcat, ha? Tingnan nyo, kinakagat ako. Hindi po basta-basta ang pag-aalaga nito. Kailangan po, sapat nga po yung kaalaman nyo. Sapat na sapat yung time nyo para sa kanila at magbigay nyo sa kanila yung balanced diet na sinasabi. Sapagkat ang bearcat po ay malakas pong kumain ng prutas. So, mga kaibigan, hanggang dito na lang. Kinakagat na ako. As kinakagat. Pero ako kasi, sanay na ako. Ako, isa ako sa founder ng Labrador Philippines at yung mga musang naman malapit na kamukha nito pero mababangis din sa kanila at hindi rin sila basta-basta pwedeng alagaan dahil mukha silang cuddly. Kala nila ito kasi ito may iba't ibang attitude lalo na ang musang ay napakatapang po ng musang. So hindi po ganun ang pag-aalaga nun. So mga kaibigan, hanggang sa muli, nakita nyo kung paano malaman ang itsura ng bearcat. So, abangan niyo po yung mga susunod na vlog ko tungkol sa mga exotic animals at ihikayatin ko ang lahat na huwag tumangkilik sa illegal wildlife trade. So, ako nga po pala si Erickson. Susunod, huwag niyong kalimutan i-subscribe ang channel ko, Eric $1. May kita niyo po dun yung mga video ko na mga exotic animals. Abangan niyo po yun. So guys, maraming salamat. Pinakita ko sa inyo ang Palawan Bearcat. So yun. So shout out nga pala kay Emon, E-Monster, shout out nga pala kay Alvin Moore Velasco at sa lahat ng mga tropa na sumusuporta. Yun lang, nangangat na ang kulit, no? Kung paano malaman ang itsura ng Palawan Bearcat. Hanggang sa muli, ito nga po pala si Erickson, ang isang Pinoy exotic animal vlogger.